Bato ka ba? Bakit? Kasi ang tigas ng ulo mo eh. Bigap lines mo yun? Aso ka ba? Bakit? Kasi matari kitang kaibigan eh. Well, alam nyo, pwede natin kumpara ang ating mga sarili sa iba't ibang bagay o sa mga hayop para lang lumantad yung ating katangian. Pero ngayong gabi, nais kong i-kumpara natin ang ating mga sarili sa isang tao sa Biblia. At ito'y mababasa natin sa Lucas 19 verses 1 to 10. Buksan natin ang tao ito ng iba kundi si Zacchaeus. Ikumpara natin ang ating sarili sa kanya. Luke 19 verses 1 hanggang 10. Kung dyan na kayo, basahin natin. Siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho at doon ay may isang lalaki na ang pangalan ay Zacchaeus. Sa isang punong maniningin ng buwis at mayaman, nagsikap siyang makita kung sino si Jesus. Subalit, hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao, sapagkat siya'y panda. Kaya tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sigimoro upang makita siya, sapagkat siya'y daraan sa daang iyon. At nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zacchaeus, dali ka at bumaba ka, sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Kaya siya'y nagmadali, bumaba, at natutuwa siyang tinangga. Nang kanilang makita ito, ay nagbulung-bulungan, o nagbulungan silang lahat na nagsasabi. Siya'y pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. Si Zacchaeus ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay binibigay ko sa mga dukha. At kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng 4 na tuwi. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan sapagkat siya man ay anak din ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang tayo mo nalangin Panginoon, kabisado namin ang kwento tungkol kay Zacchaeus. Marami na pong leksyon, aral na kami pong natutunan dito. Marami po ang naligtas. Subalit, ang yung salita ay laging buhay at nagsasalita sa puso ng bawat isa. Tulungan na kaming makita ang bahagi ng kanyang buhay na nasisilip ang aming pong pagkatao sa pamamagitan niya. Turuan nung kami ng mga leksyon na maaari namin matanggap, maunawaan, at maipag-uha. Tulungan nung kami ikumpara namin ang aming mga sarili sa kanya. So, aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Naalam natin si Zacchaeus, siya ay isang puno ng maniningil ng buwis. Isa siyang, kumbaga sa panahon natin, ay manager siya ng BIR. At walang ginawa kundi ang maningil ng buwis. Ngunit, sobra ang maningil. Kaya kung si Zacchaeus, ayon sa mga Hudyo, siya ay tinuturing na the great sinner. Kakila siyang o ba't hindi siyang makasalanan. Kaya sinasabi ng marami, kailangan magbago yung si Zacchaeus. Kailangan magbago siya. Now, alam natin si Zacchaeus ay walang kaibahan noon sa lahat ng tao maging sa ating panahon ngayon. At tulad ni Zacchaeus, tayo man ay kailangan magbago. Upang tayo po ay makikita ng pagkakataon na magbago ang ating sarili, tingnan natin ang ilang leksyon sa buhay ni Zacchaeus. Una, si Zacchaeus ayon dito sa ating binasa, siya ay isang panda. Ibig sabihin, kapos. Panda siya. Ang sabi sa verse 3, nagsikap siyang makita kung sino si Jesus, subalit hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao, sapagkat siya'y panda. Siya'y kapos sa kanyang kakayanan,
na makita si Jesus ng direkta sapagkat si taas, unang siya, ngunit sa ibaba naman, kususong siya, sobra naman siya. Kaya kung tawagin siya ay tapos. At yan ay lumalarawan din sa atin. Pagdating sa atin pong pag-abot sa Diyos, tapos tayong lahat sapagkat tayo ay mga makasalanan. Walang maaring makarating sa Diyos at yan ay pinipilit at sinisikap ng mga relihiyon na abutin ng Diyos sa kanilang pamamaraan o sa kanilang husay ng kanilang samahan, ngunit lahat ay kapos. Sapagkat ang sabi sa Roma 3:10, ganito ang kalagayan ng lahat ng tao, mababait man, masasama man, mayaman man, pobre man, ganito ang sabi ng banal na kasulatan. Ang sabi sa verse 10, gaya ng nasusulat. Pag sabi pong nasusulat, nakalagay po sa banal na kasulatan, at ito'y katotohanan na pinapayag sa atin, ang sabi, walang matuwid, wala kahit isa. Walang isang nakakaunawa, walang isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lulihis, sama-sama silang nawala ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang ibig sabihin nun, walang gumagawa ng mabuti. Ang maraming tao ngayon gumagawa ng kabutihan para sa kanila, pero wala pong nakagawa ng kabutihan para siya'y makarating sa karira ng Diyos. Verse 13, ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas sa pamamagitan ng kanilang mga dila ay gumagawa sila ng pandaraya. Ang kamandat ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Sabi daw, ang lalamunan daw ng lahat ng tao ay tulad ng libingang bukas. Alam niyo yung libingan, di ba? Pagkalitso, pag-aaral ng patay, malinis yan, pinipinturahan yan. Pero pag binuksan mo, nangangamo yan sa kabulukan. Gayan daw ang lalamunan ng lahat ng tao, maganda sa panlabas, pero kapag nagsalita na, ay pawang kasalanan. Verse 14, ang kanilang bibig ay puno ng panunta at kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matutuling sa pagpapadanak ng dugo. Pagkawasak at kalungkutan ang nasa kanilang mga landas at ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. Ito yung larawan ng mga taong kapos at ito'y ipinakita sa atin kay Zacchaeo. Si Zacchaeo ay isang tanda, hindi niya kayang makita si Kristo sa kanyang sarili sapagkat kapos siya, pandak siya. Yan ay tayo. Kaya lahat ng ating mabubuting gawa na ginagawa natin para abutin ng Diyos, yan ay pawang basura lamang o maruming basahan. Ang sabi sa Isaiah 64:6, kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi at ang lahat naming katuwiran ay naging parang maruming kasuotan. Lahat daw ng ating ginagawang katuwiran ay pawang maruming basahan lamang sa Diyos. Kaya lahat ay kapos. Tingnan nyo ang sabi sa Romans 3:23. Ganito po ang sabi. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil lahat ay makasalanan, lahat ay kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung kapos itong si Zacchaeo, ako man ay kapos din. Yun ang unang diksyon na makita natin. Kung paano si Zacchaeo ay kapos, tayo man o ako man ay kapos. Ikalawa, si Zacchaeo, bagamat kapos siya, bagamat siya ay pagda, pero mayroon siyang katangian sa isang matalino. Kaya ikalawang punto, kung paano si Zacchaeo ay matalino, tayo man, matalino din. Matalino din. Tingnan niyo ang sabi sa verse 3 and 4 sa ating text. Nagsikap siyang makita kung sino si Jesus, sumarin hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao, sapagkat siya ay pagda, pero matalino siya. Ang sabi, kaya tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikumuro upang makita siya sa tagad siya ay daraan sa daang yun. Matalino si Zacchaeo. Nakita niya si Jesus na ang kanyang daraanan ay patungo sa puno ng sikumuro. Kaya inunahan niya na, tumakbo na siya roon at doon siya umakyat sa puno at doon hinawi niya mga dahon dahil alam niyang doon
dadaan ng Panginoon. Matalino, no? Tayo man, matalino rin eh. Iyon din ang ipinapakita kita. Kaya ang tanong dyan, isa kayo ka ba? Bakit? Eh, matalino ka eh. Tayo ay matalino. Anong katalino ni Zacchaeus ito? Hinanap niya ang Diyos. Alam niyo, ito lang pinaka-the best na maaaring magawa ng tao, yung hanapin ang Diyos. Bakit kailangan hanapin? O bakit kayang hanapin ni Zacchaeus ang Diyos? Si Kristo. Eh, may batas siya. Biyahe ng Diyos yan. May paa siya. Biyahe ng Diyos yan. May pandinig siya. Biyahe ng Diyos yan. May mga hita siya. Biyahe ng Diyos yan. May kamay siya. Biyahe ng Diyos. Sa makapit, si Zacchaeus ay namumuhay sa biyahe ng Diyos. At ang biyaya ngayon na nasa kanya, ginamit niya na may katalinuhan upang makita si Jesus. Lahat tayo nasa biyaya ng Diyos. Pero matalino ka ba? Hinanap mo ba ang Panginoon? Ito, si Zacchaeus. Yan ang pinakamatalinong magagawa ng tao, yung hinanap niya ang Diyos. Alam niyo ba? Ang sa Bible, kapag hinanap ang Panginoon, yan, matatagpuan din niya. Hindi ka makakatagpo. Pero ang kanilang ating tungkulin bilang katalinuhan, hanapin natin siya upang tayo ay matagpuan ng Diyos. Yun ang nakakatawa rin eh, sa biyay ng Panginoon. At ano nangyari? Ang sabi, at nang tumating si Jesus sa verse 5, di ba? At nang tumating si Jesus sa lugar na yon, sino ang unang tumingin? Si Jesus. Isa sa kayo, busy pa sa kakabukas ng ano eh, ng mga dahon eh, no? Tumingala si Jesus sa lugar na yon. At, siya tinawa. Isa kayo bang tumawa? Hindi. Si Jesus ang tumawag sa kanya. Si Jesus ang tumawag sa kanya. Pero, doon natin may kita na kung hahanapin natin ang Diyos, tiyak matatagpuan tayo ng Diyos. Gamitin natin ang katalinuhan. Si Zacchaeus ka ba? Bakit? Matalino eh. Delikatlo, may kita natin ang isang leksyon pa rito. Si Zacchaeus, ang sabi sa verse 5 ng Panginoon, sinabi sa kanya, Zacchaeus, dali ka at bumaba ka sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. Now, pangatlo rito, kung paanong tinawag si Zacchaeus, alam nyo, tayo man ay tinatawag ng Diyos. Okay? So una, si Zacchaeus ay kapos, tayo man kapos din. Pero si Zacchaeus ay matalino, tayo man dapat magpakatalino. At dahil si Zacchaeus ay matalino, siya tinawag, tayo din ay tinatawag ng Panginoon. Hindi na sabi sa verse 5. At nang dumating si Jesus sa lugar na yun, si Jesus ang dumarating talaga sa lugar kung saan tatawagin niya ang kanyang ililigtas. Hindi ang yung ginawa ni Zacchaeus ang nagligtas sa kanya, kundi yun ang katungkulan niya na matagpuan siya ni Jesus. Tayo din, katungkulan natin gamitin ang ating buong kalakasan at pagkatao para hanapin si Jesus nang sa ganun tayo kanyang tatagmin. Hindi yung ating paghahanap, yung ating pagsisika para makapagliligtas, kundi ang magliligtas sa atin, si Jesus na nakakita sa atin. Sa kanyang ginawa. So, tinawag siya. At alam niyo ba tayo man, bagamat isa kayo personal na tinawag, pero ang Panginoon din na nanawagan sa atin, sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ito yung pangangarap ngayon. Sa puso mo ngayon, kung narinig mo ito, na katulad ka ni Zacchaeus, tinatawag ka. Tinatawag ka. Alam ng Panginoon kung gaano kabigat ang puso mo, kung gaano makapagod sa kasalanan sa mundong ito, gusto mo nang sumuko dahil grabe, hindi mo talaga magbago ang buhay ng tao. Pero ang Panginoon na nanawagan, personal sa nangawaran bawat isa sa atin, kung ating binabasa ang kanyang salita. Matthew 11, anong version? 28. Ang sabi sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nandulupaypay
at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Wow! Ito yung naramdaman ni Zacchaeo noong siya'y tawagin ng Panginoon. Nakaramdam siya ng kagalakan. Kilala siya! Zacchaeo! Lahat din tayo kilala ng Panginoon. Ngayon, ano nangyari noong si Zacchaeo ay tinawag? Ang sabi dyan, dali ka at bumaba ka sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Iyang utos ng Panginoon, dali ka, bumaba ka. Palay ko sa kayo, kung paano sa makendyo sa puno, hindi na niya dinaanan yun eh. Tiyak mo, nagdambitin na lang siya at lumundang. Di ba? Ganun ko ka lumakit ka ng para kumuha ng mga buko, di ba? Kalimutbakit eh. Husay pagkat. Pag tinanggal mo na yung buko ngayon, ikot-ikot, nanangawit ka na, bigla may gumagapang na. Yung langgam na malaki, hanggit. Dali-dali mo. Pag tinanggal na, jakos-os ka na. Well, matindi po yung tawag ng Panginoon doon. Hindi na nagdaos-daos dito si Zacchaeo. Bumitin pa. Ang bilis eh. Ang sabi ng Panginoon, kailangan tumuloy ako sa bahay mo ngayon. At dito sa susunod eh. Ang sabi ng verse 6, kaya siya'y nagpagali. Bumaba at natutuwa siyang tinanggap si Jesus. Zacchaeo ka ba? Bakit? Eh, madali kang bumaba eh. Zacchaeo, madaling bumaba. Alam nyo, inaanyayahan tayo ng Panginoon na sumampalataya sa kanya. Ibig sabihin, magmadali ka, sumampalataya ka sa akin. Yun ang panyaya ng Panginoon sa atin. Sapagkat yung tawag niya sa atin, yun ay pag-ibig niya sa makasalanang tulad natin. Kaya sabi ng Panginoon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak si Kristo upang sino mang sumampalataya, sino mang nagmadaling tumanggap kay Kristo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. O mga kapatid, napakasarap po na mayroon tayong katiyakan ng kaligtasan. Sabagat sa buhay nito, wala kayong katiyakan na matatanggap. Sarapi, material, mismo buhay natin, hindi natin tiyak. Kapalaran natin, hindi tiyak. Pero kapag tinanggap mo si Jesus, may katiyakan ka. Ano man ang mangyayari sa indaydig ito, gaya ng ating scripture reading kanina, bumula man ang karagatan, mayarig man ang buong sanlibutan, nananatili pa rin nakaupo ang Diyos sa kanyang trono. Ganong katibay ang ating pananampalataya. Kaya ito yung misyon. Si Zacchaeo ay isang larawan ng biyaya. Si Kapos, kapos din tayo. Si Matalino ay magpakatalino tayo. Siya'y naligtas, ako man ay maaaring maligtas. Yun ang pangapa. Naligtas talaga siya. Nagkaroon siya ng kapayapaan. Na paano natin matiyaga na siya'y naligtas? Basahin natin verse 6 and 10. Sunsun sa pagtugon pa lamang ni Zacchaeo sa tawag ng Panginoon, bumaba ka agad siya. Yun ang tanda na sumpalataya siya sa Panginoon. Natanggap niya ang Panginoon doon. Kaya, verse 6, siya'y nagmadali, bumaba at nakuha siyang tinanggap. Verse 7, nang kanilang makita ito, ay nagbulungan sila. Silang lahat. Na nagsabi, siya'y pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. Sino ito? Ito yung mga taong nakapaligid kay Jesus Christ, minamasdan ang kilos ni Kristo, mga taong religyoso. At ang sabi nila, si Jesus pumasok sa makasalanan yun, Zacchaeo. Sumama siya. Imposible yung karudlan ng Diyos ang makasalanan yan. Eh hindi kasi sila tulad ni Zacchaeo. Ngayon, verse 8. Si Zacchaeo ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon! Ang kalahati ng aking mga pag-aari ay binigay ko sa mga dukha at kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ko sa kahinumang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. Teka muna, ang bilis naman ang pangyayari. Hindi pinaliwanag dito ni Lucas
paano nakarating si Kristo sa bahay ni Zacchaeus? Palagay ko, malaking paghahanda ito. Kaiba sa Zacchaeus yun, masaya siya. Iniwan yung rin trabaho niya. Inatupag niya muna kung paano niya madala si Kristo sa bahay. Kasi ang sabi ng Panginoon, halika, madalika, kailangan nang pumasok sa bahay mo. So anong ginawa ni Zacchaeus? Tinanggal niyang bahay niya. Sabi ng Panginoon, teka, marami akong basura dun eh. No? Kailangan ko ilipit muna yung akit ko kadotot. Ang dami yung mga bulok, mga asusilyo ko, sampo na dinilabahan, mabako. Kailan tapo ko muna? Well, pag ikaw ay mayroong tamang relasyon at mayroong isang kasabigot kay Kristo, buhay mo dapat mong linisin. Kailangan alisin yung mga basura sa buhay mo, mga bababaho. Tingnan nyo. Isa kayo na sa gitna ng maraming mga maliningil ng buwis. Paano niya ito nag-gather? Pum! Bigla na lang. Biglang lumabas yung mga maliningil ng buwis at kumakain sila kasama ng Panginoon. Palagi ko, proseso ito. Palagi ko, nagbahay-bahay sa kayo ito para mag-invite ng dadalo sa kanyang tahanan. Palagi ko, ayaw nang paghintay ng Panginoon eh. Sabi nga, sandali lang Panginoon, diyan ka lang ha, susundin ko lahat ng mga kaibigan ko, tulad ko, makasalanan din. At nung mag-gather na lahat, sa kanyang in-invite ng Panginoon, sila ay tumay. Di ba tanda ng isang taong nagmamahal kay Kristo yun? At habang nag-uusap sila, marami mga taong nagmamahal, makasalanan yan, marami siyang narinig. Ayan, sama-sama sila makasalanan, bakit si Jesus, kasama ng mga makasalanan. At tumindig itong si Zacchaeus. Ang sabi sa verse 8, si Zacchaeus ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga bukha. At kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ko sa kanilang mga tao, babayaran ko siya ng 4 na uli. Alam ni Zacchaeus, ang turing sa kanya ay makasalanan. At dahil bilang isang maniningil na buwis, sobra kung maniningil sila. Pero ang sabi niya, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko. Ibig sabihin, sa sinabi niyang ibinibigay ko, limot na siya, ibig sabihin, talagang nakatalaga talagang ibigay sa mga taong kanyang nalaman. Hindi tulad ng, Panginoon, ibibigay ko. Eh, may pagkakataon pa yung atas mo yun. Pero sabi niya, past tense na eh, ibinibigay ko. Ibig sabihin, wala talaga siyang itinatangi sa sarili niya. Anuman ang kanyang pagkakasala, kailangan i-restore. Ma-restore ang kanyang pagiging totoong tao. At kung mayroon siyang daw kinuha na higit sa dapat, sabi niya, babayaran doon niya ng 4 na uli. Grabing pagbabago yan. Grabing pagbabago. So kung si Zacchaeus ay naligtas, ako man ay maaaring maligtas. Ikaw man maaaring maligtas. At kung ikay maligtas, itong unang-unang may kita natin. Tumugon siya sa tawag ng Panginoon. May pagbabago sa buhay ni Zacchaeus. May pagbabago. At nakita natin ang pagbabago. Kaya nga sinabi ni Pablo, sino mang nakay Kristo, siya ay isang bagong yeah. Ano nakita natin dito sa bahay ni Zacchaeus? Alam ko, unang-una, napapansin natin, ang bahay ni Zacchaeus, bukas para kay Kristo. Zacchaeus ba? Bukas ba yung bahay para kay Kristo? At hindi lang yun. Ang bahay niya ay bukas upang magamit ni Kristo. Kaya gusto ng Panginoon na pumasok sa bahay ni Kristo sapagkat nais ni Kristo na hindi lamang si Zacchaeus ang kanyang maging pag-aari, kundi maging ang tahanan ni Zacchaeus ay maging pag-aari ni Kristo. Pag-aari naman ni Kristo ang tahanan natin? At hindi lang yan, bukas pa ang puso niya para mag-imbita sa mga katulad niya. Hindi
niya sinabi, ako'y ligtas na, wala nang pakialam sa inyo, mga makasalanan. Goodbye na lang ha, hindi na ako kasama dyan eh. Hindi eh. Hindi niya nakalimutan na sa isang makasalanan at kailangan ko rin, sabi niya, imbitahan mga katulad kong makasalanan upang sila man ay maligtas ni Kristo. Handa yung aking tahanan. So, ano yung tinuturo dito sa atin, mga kapatid? Una, ang tinuturo dito, kapos din tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ang ating mga pagsisikap, pagmamatwid natin, kahit yung ating mga good works, hindi yan makakaangin ng glory ng kaluwalhatian ng Diyos. Basura lang yan sa harapan ng Diyos. Bagamat mabuti ito sa kapwa-tao, pero pagdating sa pag-angat mo, pagpasok mo sa karera ng Diyos, basura na siya. Dahil ang kaligtasan ay biyaya lamang ng Diyos. Tanging paraan niya lamang. Tanging pag-ibig niya lamang. Kapos din tayo. Tanging biyaya ng Diyos at kalooban ng Diyos ang makapagdadala sa atin sa kanyang karyer. Yan ang kanyang pag-ibig. Yan ang pag-ibig. Kapos tayo. Huwag nating ipagmalaki o gamitin dahilan na ako'y mabuting tao. Walang mabuti sa atin gaya ng nasusulat sa Biblia kanina. Mabuti tayo sa harapan ng tao, pero sa harapan ng Diyos, lahat tayo ay makasalita. At ikalawang aral na makikita natin dito, tayo pinagpala ng Diyos, bagamat tayo ay patungo sa impyerno, karapat-dapat sa impyerno, pero namumuhay pa rin tayo sa kanyang biyaya. Tagayin natin ang ating mga kamay, ang ating isip na igagamit natin, ang ating mga labi, ang ating pag-amoy, ang ating paningin, ang ating mga paa, nakakating tayo. Gamitin natin ito na may katalinuhan upang hanapin si Jesus. Kailanman sa Biblia, kapag nalawagan ng Panginoon, hindi siya mananawagan sa mga tao walang kakayanan. Nasa atin ang lahat ng kakayanan para lumapit sa Kanya, para makinig ng Kanyang balita. Para tayo sumampalataya sa Kanya, nasa atin ang kakayanan. Pero hindi yun ang makapagliligtas, kundi yun ay instrumento at katungkulan natin upang tayo'y katagpuin ng Diyos. Hanggat wala tayong desire sa ating simple nature, wala tayong biyaya ang matatanggap. At kapag ka iniwan tayo ng biyaya ng Diyos, tuloy-tuloy tayo sa kapamakan. So dito, kailangan natin magpakatalino. Hanapin natin ang Diyos. Ang sabi nga sa Deuteronomy 4:29, ngunit kung mula roon ay inyong hahanapin ng Panginoon mong Diyos, siya ay inyong matatagpuan kung inyong hahanapin ng buong puso at buong kaluluwa. Yan ang pangako ng Diyos. If you diligently seek Him, you will find Him. Kaya sabi ni Santiago sa James 4:8, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Kapag hinanap natin siya, katatagpuin tayo ng Diyos. At ikatlong aral, lahat tayo dito, hindi maaaring hindi tinahawag ng Diyos eh. O tinatawag ng Diyos. Sapagkat nakakapakinig tayo ng salita ng Panginoon. At yan ang means niya, yan ang kasangkapan niya upang tawagin tayo. Sapagkat sa pangangaral o ng salita ng Diyos, itinuturo dito kung sino si Jesus sa ating mga buhay. Itinuturo dito kung ano yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at para kanino ang kanyang kinamatayan, ang kanyang kamatayan. Itinuturo din dito kung anong dapat natin gawin. At dahil natuturo tayo sa salita ng Panginoon, yun ang panawagin sa atin na magmadali. Dahil nais ng Panginoon manirahan sa ating tahanan. Kaya dapat, pang-apat, aral dito, tumugon tayo kaagad sa panawagan ng Panginoon sa ating tahanan. Saan? Anong panawagan ng Diyos sa atin? Well, una-una, sa sumpa ng kasalanan. Dahil ang sumpa ng kasalanan, kaparusahan sa dagat-dagat ng apoy.
At hindi lamang tinatawag tayo ng Diyos para tayo maligtas sa kabayaran ng kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan, mga kapatid, dito pa lamang sa lupa, tinatagalin natin. Yung ating problema mismo, yung ating mga nangyari sa atin, problema niyo sa kanyang sarili sa atin, yun ay paghatol na sa atin. Kabayaran na yun ang ating kasalanan. Hanggat hindi tayo nakakalayan at hindi naligtas sa ating kasalanan, mananatili yun na sa tuwing tayo may problema, paghahatol ng ating kasalanan. So dapat makita sa atin ang pagbabago tulad kay Zacchaeus. Bukas ang kanyang tahanan, bukas ang kanyang puso, bukas ang kanyang pag-ibig sa Panginoon. Kung hindi, mayroong katiyakan ng kapamakal sa iyo. Kaya tanong ko, hindi, once line, si Zacchaeus ka ba? Bakit? Dahil, kapos na, kapos din ako. Matalino siya, nagpaka-matalino ako. Ano pa? Ikatlo, siya tinawag, tinatawag din tayo. Siya naligtas, maaaring tayo maligtas. Sana maging isa kayo tayo magalala. O Panginoon, salamat po sapagkat, Lord, ang salita ninyo ay buhay, aktibo na aming narinig. Nabuhay ang iyong panawagan sa pamagitan po ng pangangaral ng salita. Lord, hindi namin maaaring pagmalaki ang aming mga sarili na mayroon kami ibang paraan. Kung paano po kami maligtas, wala po ibang paraan. Kundi ang tanging magagawa namin sa pagpapalang aming natatanggap at ay pamuhay, itong gamitin namin upang hanapin kayo. At hindi yung aming paghanap ang siya makapagliligtas, kundi yung iyong pakikipagtagpo sa amin ang magliligtas sa amin. Salamat po, sapagkat mayroon kayong biyaya sa sino mang naghahanap sa iyo ng buong puso. Nawa nga po, makatagpo ninyo ang mga tao na rito sa aming kalagitan upang magkaroon ng kaligtas. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.